Good day mga ka-sports natin dyan. PBL All-Filipino Conference, umiinit nga ang labanan para sa MVP Award. Marahil maraming mga magagaling na atleta na umaangat nga ngayong season, subalit iilan nga lang sa kanila ang mapalad na nakasama nga para sa ranking pagdating nga sa agawan sa MVP Award. Dahil nga mga ka-sports, pasok na ang Creamline Cool Smashers, ang Signal HD Spikers, at ang kupuna naman ni Aya Laure na Cherry Tigo, at hindi rin nagpapahuli ang team nga ni Sisi Rondina, Ancho Kumucho, at ng ating boss Dina Wong. Ngayon, sisilipin naman natin ang mga pasok sa listahan kung sino na ba ang nangunguna sa kasalukuyan December 4, kung sino ang nasa mas mataas na standing pagdating sa MVP Award. Narito na nga mga ka-sports, huwag na natin patagalin. Nasa number 6 ang former MVP na si Cesc Molina sa standing pagdating sa PBL All-Filipino Conference. Marahil ay bumaba nga ang kanyang standing sapagkat minsan off nga ang kanyang galawan sa loob ng court, at minsan nga si Vanny Gandler pa ang bumubuhat sa team ng Signal HD Spikers. Subalit mababago pa naman ang standing na ito sa paparating na semifinals. Depende yan sa performance nga ng ating Cesc Molina. Samantalang nasa number 5 spot naman ang beauty queen at very talented na si Michelle Gumabaw. Noon nga mga ka-sports natin dyan ay nasa mataas na ranking ang Michelle Gumabaw natin, subalit nga ngayon ay medyo lumamiya nga ang kanyang standing pagdating nga sa MVP Award, sapagkat nga sa mga nakaraan niyang laban ay medyo nag-o-off na rin siya ng konti at ibinabangko rin siya. At si Tots Carlos nga ang ipinapalit sa kanya. Subalit mga ka-sports, kahit sabihin natin na ang ating Michelle Gumabaw ay nawala nga sa mataas na standing, good news pa rin sapagkat pasok pa rin siya pagdating nga sa MVP ranking. Samantalang napalitan na rin siya ni Tots Carlos bilang best spikers, at nasa number 1 spot na nga ang ating Tots Carlos. Samantalang pasok rin sa standing ang ating boss Dina Wong sa rank number 4. Marahil marami na naman dyan na hindi a-agree bakit kasama si boss Dina Wong pagdating nga para sa candidate sa MVP Award. Huwag kayong magtaka sapagkat noon pa man ay meron na rin mga setter na naging MVP. Kung kaya mga ka-sports, hindi talaga malayo ng ating boss Dina Wong sa kanyang napakagandang performance at nasa number 1 siyang spot bilang best setter, ay talagang karapat-dapat naman mapabilang ang ating boss Dina Wong para sa candidate na award nga bilang MVP. At syempre, umaasa rin ang mga fans ni boss Dina Wong na masungkit niya na talaga ang award na MVP at Best Setter Award. Dumako naman tayo ngayon mga ka-sports natin dyan sa rank number 3. Dati siyang nasa rank number 2, ngayon bumaba nga ang kanyang standing, walang iba kundi si Aya Laure. Bakit bumaba ang standing ng ating Aya Laure pagdating nga sa MVP Award? Dahil to mga ka-sports natin dyan sa kanyang last na nakalaban, ang Creamline Cool Smashers at ang Choco Mucho, kung saan nga ay pangit nga ang naging performance nga ng ating Aya Laure. Matapos sirain nga ng Choco Mucho ang kanyang MVP Award, gayon din ang Creamline Cool Smashers ay talagang hindi siya nakaporma, kung kaya talagang bumaba nga ang chance para maging MVP ng ating Aya Laure. Pero syempre may pag-asa pa yan dahil pasok nga ang kanyang team sa semifinals. At ayon pa nga kay Joey Villar, Aya Laure is also a future PBL MVP, so much power and talent. Yan naman ang kanyang opinion. Samantalang mga ka-sports natin dyan, marahil sabihin man natin na bumaba ang chance ni Aya para sa MVP Award, lalaban pa rin yan at pwede pa rin mabago tulad ng sabi ko sapagkat pasok nga ang kanyang team sa semifinals. Abangan na lang natin ang kanyang nalalapit na laban sa semifinals. Dumako naman tayo sa rank number 2. Pasok naman ang ating Queen Gemma Galanza sa rank number 2 dahil nga sa kanyang perfect performance
kung saan nga wala nga silang talo pagdating sa PBL All Filipino Conference. At angat na angat talaga si Gemma Galanza sapagkat nga babad na babad ito. Ayon nga kay Pulvorosa, isa raw itong si Gemma Galanza sa pinaka all-around players na manlalaro dito sa PBL ngayon conference. Kung kaya kinakailangan daw talaga na sana ay si Gemma Galanza daw ang makasungkit ng MVP award dahil raw sa all-around player daw ito at unstoppable daw pagdating sa lahat ng games ay talagang tinatrabaho daw ng ating Queen Gemma Galanza. Kung kaya inaasahan talaga ni Pulvorosa na si Gemma Galanza raw ang makakakuha ng MVP award. Dumako naman tayo ngayon mga ka-sports sa mainit-init pa na nasa number 1 rank spot, walang iba kundi ang ating Sisi Rundina. Kilala naman natin na si Sisi Rundina ang nagpaangat nga sa Choco Mucho Flying Titans. Kung kaya nga mga ka-sports natin dyan, hindi talaga malayong mangyari na talagang siya ang nasa number 1 spot para sa MVP nga na ranking sa kasalukuyan. Bago nga magtapos ng elimination round, ay kita natin na isa lang ang nakatalo sa team ni Sisi Rundina, ang Creamline lamang po. At kita naman natin na matapos sila matalo ng Creamline, ay wala na nga ang ni isang team na nakatalo sa Choco Mucho. At dahil yan kay Sisi Rundina sa kanyang all-around performance, kung kaya nga mga ka-sports, nasa number 1 spot siya. Kung kaya aasahan talaga ng karamihan ng fans na ito ang makakakuha ng MVP award. Siyempre mga ka-sports natin dyan, depende pa rin to mga ka-sports sa papalapit na semifinals kung ano ang kanilang magiging galawan sa loob ng court at kung talagang aangat pa ba ang kanilang team at ang kanilang mga laro ay talagang magiging consistent. Dahil dito talaga mga ka-sports natin dyan magkakatalo na pag nasa semifinals na. Dahil alam natin mga ka-sports, iba na ang galawan ng mga players at bawat team ay talagang umaangat kapag nasa semifinals na. Pero mga ka-sports natin dyan, talagang ang nasa number 1 spot ay walang iba kundi itong si Sisi Rundina. Pero dikit sila sa puntos ni Gemma Galanza para nga sa MVP award na yan. Nag-aagawan talaga ang dalawang ito pero si Aya Laure ay hindi rin nagpapahuli. Kung kaya nga mga ka-sports natin dyan, titingnan pa natin at titimurihan kung sino ba talaga ang makakakuha ng MVP award. Siyempre, hihingiin ko rin ang inyong opinion sa tingin nyo sino ang karapat-dapat na maging MVP ngayon PBL All Filipino Conference. I-comment na ninyo yan sa baba. Yan muna ang pinaka-latest natin sa mundo ng volleyball. At para hindi ka mahuli sa lahat ng issue pagdating sa larangan ng volleyball, subscribe na. Thank you so much. God bless!